alam nyo guys kung magkano na namina natin, eto na, 7,170,000. So kung yan yung namina natin, at ito yung palitan, 5,235. Isang SWO token naman ngayon guys ay nagkakahalaga ng 1.81. So kung meron tayong 7,170,000, di-divide natin yan sa 5,235 equals 1,369 SWO token yun. 369 is equivalent to 2,477.89 pesos na yung namimina natin dito. So bakit nga ba kumikita ako dun sa mga bagong NFT games? Let's go! Hi guys, sa video na to pag-usapan natin itong nilalaro ko ngayon. Ito yung Sword and Magic World. And kung makikita nyo dito guys, andito ako sa minahan ng Sword and Magic World. Tawag nila dito Purgatory. Andito tayo sa mababang level pa lang na minahan. Kasi dun sa Purgatory na mataas ang level, nagpapatayan na sila dun guys. Kasi mas malaki yung kinikita dun sa Purgatory 3. So nasa stage 2 pa lang tayo. Dun sa stage 3, mataas yung namimina dun. Kaya ang daming nagmimina ngayon dun. And dun ako nakapagmina ng medyo madami-dami din. So walaan nyo guys kung magkano na namina natin. Eto na, 7,170,000. So kung yan yung namina natin, at ito yung palitan, 5,235 ang isang SWO token. Ang isang SWO token naman ngayon guys ay nagkakahalaga ng 1.81. So kung meron tayong 7,170,000, di-divide natin yan sa 5,235 equals 1,369 SWO token yon. 369 is equivalent to 2,477.89 pesos na yung namimina natin dito. Pero syempre kailangan nyong magpalakas muna guys bago kayo makamina kasi papatayin kayo ng mga timawa sa minahan ng mga players. Kahit na mahihina pa lang kayo at malalakas na sila, papatayin talaga nila kayo kasi agawan yan guys sa mina, sa mining spot. So hindi nyo sila pwedeng agawan. Katulad ng mga ito, mga players na to, kapag agawan nyo sila ng miniminan nila, papatayin nila kayo. So ang gagawin ko mamaya para ipakita sa inyo kung gaano katapang yung mga tao dito, pupunta tayo mamaya sa Purgatory 3. Tatapusin ko lang lahat ng quest ko tapos papakita ko sa inyo guys. Medyo magmimina lang tayo ng konti tapos tignan nyo kung paano nila tayo itaboy doon sa minahan. So ganyan, agawan talaga dito guys kasi may involved na pera eh, kaya medyo high blood na yung mga tao dito. Mga matatapang na sila. Yung mga gamers nga pala na gustong sumama dito or gustong maglaro nitong game na to, Asia 1 tayo guys para samahan nyo ako na gumanti dun sa mga players na matatapang dito. So kung gusto nyo lang naman, pero sinasabi ko sa inyo guys, para lumakas dito kailangan nyo din ng malaki-laking budget. Medyo magastos din ito, pero ako naman nagagawan ko naman ng paraan kasi may pinagmimina ako na character. Tapos yung namimina ng character na yun pinapasa ko dito sa pampalakas ng mga weapons niya. So ganun lang, discarte lang guys kung paano nyo mapapalakas yung mga characters nyo. So mamaya pupunta tayo dun sa Purgatory 3. Papakita ko sa inyo guys kung paano makipag-agawan ng mina dun sa mga malalakas na characters. So eto na guys, payapa tayong nagmimina dito sa Purgatory 3. Walang kalaban. Yan. Mamaya pagdarating na yung mga timawa, mga agaw na sila at papatayin nila tayo. So kung makikita nyo guys, mahina pa yung character natin kaya naman hindi pa tayo masyadong lumalaban sa mga pumapatay sa atin dito sa minahan. Pero pag lumakas tong character na to guys, papalag-palag na rin tayo. Sa mga gusto nga palang maglaro nitong game na to, as download nyo lang siya sa App Store. And gamitin nyo nga pala ito guys para meron akong kasama. So meron tayo ditong, gamitin nyo lang itong invitation code natin. So kung makikita nyo dito guys, give your invitation code to Mr. A. Mr. A downloads the game and chooses the same server as yours. So Asia 1 tayo guys. Before reaching level 35, Mr. A should open menu, rewards, rebate. Tapos i-enter nyo daw dun sa My Tutor and enter the invitation code to be your disciple. After binding the invitation code, tutor can receive rewards when disciple reaches level 50 or a certain VIP level. So yan, magkakaroon tayo ng kung ano man yung ibibigay nila sa atin. Tapos syempre, kapag nagmimina kayo dito or kailangan nyo ng tulong, tawagin nyo lang ako guys, tutulungan ko kayo dito. Yun ay kapag ginamit nyo itong code ko. So bago mag level 35 guys, dapat gamitin nyo na itong code na to. So ayan, tuloy pa rin, mina-mina lang tayo dito guys, hanggang sa may mangagaw na ng minimina natin. Buti na lang itong isang
Indonesian na player na tong si Shelby ay hindi siya masyadong aggressive. So, hindi niya ako ina-atake, guys. Pero, makikita nyo naman dyan, kayang-kaya akong itumba nitong Shelby na to kasi 85 na siya. Ako naman ay 82 pa lang. I-observe natin yung items niya. Okay, so ganito yung items niya. Naka-primeval bow na siya. Ancestor's Grace na necklace. Sylph's Cape. Sylph's Gloves. Yan yung mga items niya. Medyo masasakit na yung mga yan. And doon nga pala, guys, sa mga gustong magpalakas dito sa game na to, nagbebenta nga pala ako ng SWO token. So kung gusto nyo bumili ng SWO token, PM nyo lang ako sa Telegram. And ito, guys, subukan natin kung papalag yung mga nandito. And ito, guys, lalapitan natin yung mga nagmimina kasi tumitira yung mga yan, guys, yung mga nagmimina dito. So naka autobot sila, kaya maghanap muna tayo. Maghanap tayo ng yung nakabot na pumapalag habang naglalakad tayo. Kaya kailangan nyo din magpalakas. So ito, hindi siya umaatake, hindi siya nakabot. Hanap tayo dito sa mga gilid-gilid. Kasi ganito yung ginagawa natin dito. So kailangan ipwesto nyo sila dun sa crystal kung saan tayo nagmimina. Tapos i-click nyo itong bot na to para mag-auto-combat siya. Para kapag may kukuha dun sa crystal nyo na minimina nyo, papalagan niya. Kaya kailangan magpalakas din dito. And yung namina ko nga pala, kaya umabot ng 7 million yon. Since day 1 kasi nagmimina na ako. So sa kada araw, ang nakukuha natin ay 200 plus na origin stone. 240 to 250k, kaya siya umabot ng ganun kadami. And nag-start tayong maglaro nito October 26, kaya naman kung kukwentahin nyo, guys, aabot talaga siya ng ganun kadami. Na natin to kung papalag siya, hindi siya pumapalag, guys. So hindi na sila nag-autobot, hindi na sila nag-on ng, hindi na nila in-on yung mga bots nila dito. Kasi dati kapag tumadaan ako dito, lahat ng mga nagmimina, kahit dadaan lang ako dito, mahampas-hampas sila, so inahampas nila ako. Itong dalawang to, guys, sigurado hahabulin ako ng mga to. Ito yung mga malalakas. Okay, so hindi sila umahabol. Okay, yung guildmaster ng Cryon, hindi din nangahabol. So mababait na sila ngayon. Nag-seaswar na siguro sila kasi dati war talaga eh. Mr. Lee. Okay, nagmimina si Mr. Lee to. Si 4-6, patay na siya. And tignan natin yung June. Okay, hindi na siya tumitira. Mababait na sila ngayon, guys. So maganda nang magmina dito. Dati kasi pag maglalakad lang ako dito, titira na tong mga to eh. At dito eh, dito na yung mga ano, pumapalag talaga. Yan, nag-aaway sila, guys, oh. Nag-aawayan nila yung minimina nilang crystal. So yan, nagpi-PVP sila. Natalo si Genix, kagild ko to. Yan, pinalagan ako ni Renegab, guys, kaya papatayin ko na siya. Yan, papalagan din natin siya. So, nakita nyo naman, guys, siya yung naunang pumalag. Kaya papatulan lang natin. Malakas na rin tong si Renegab. Dati kong kagild din tong si Renegab. And lumipat siya dito sa isang guild. So yan, mamatay na siya, guys. Okay, patay na siya. Naka-autobot siguro yan, kaya siya ganyan. Or hindi ko alam kung bakit siya nakikipaglaban. Kadalasan kasi dito nag-autobot siya. Yan, pupunta na naman siya, naglalakad siya mag-isa. So ibig sabihin naka-autobot. So ang mangyayari doon kapag ganun ang ginawa niya, babalik siya doon sa crystal na pinagmiminahan niya. Kahit natutulog siya, nagmimina yon. Basta pipindutin nyo lang itong bot na to. So yan yung bot niya, or auto-combat. Ikot-ikot. Yan, so ikot-ikot lang tayo. Maghanap tayo ng mga nagmiminan. Yan natin dito. Okay, wala. Hindi siya galit. Ito naman. Tingnan natin. Ito, guys. Tinira agad ako, guys. Oh, galit na galit sila, guys. Bukan nating tirahin. Ayan, kayang-kaya natin. Pero hindi natin siya papatayin. Baka magalit. Nagalit kasi sila pag gising nila. Nakabot lang kasi ang mga yan. Pag gising nila sa umaga, tapos makikita nilang may pumatay sa kanila, ipipm kanila, tapos magagalit sila. Kaya hindi na natin siya papatulan. Yung isa, okay lang yon kasi dati naman nating kagild yon, so medyo mabait naman yon. Yung iba kasi hindi ko kilala dito, guys. Baka sumama ang loob sa atin. Chloe, yan, inahabol ako ni Chloe. Malalakas na yung mga yan, guys, kaya hindi natin papatulan. And meron din yung laging pumupwesto dito. Ayun, nandun siya. Si PJ14. Inahabol niya tayo, guys. Takbo lang. Tapos dito naman, dito yung pwesto ko. So dito ako laging nakapwesto, guys. Kapag andito ako, hindi na nila inaagaw tong crystal na to. Pwesto-pwesto lang yan. So
Kaya sinasabi ko kailangan nyo magpalakas para pag may nangagaw dun sa pwesto nyo, pwede nyo siyang patayin. Pero magbot kayo guys, huwag nyong sasadyain na patayin. Dapat alam nila na nakabot kayo tapos dun nyo lang sila pwedeng palagan. Or depende na din sa inyo. Ako kasi guys, mabait ako dito kaya di ko sila basta-basta pwedeng patayin. Yung iba naman, hindi ko kaya, medyo malalakas na, masyado na silang malalakas para sa akin. Kaya naman, may inis na lang sila kapag bumabalik-balik tong karakter ko dito kapag nakabot siya. So kahit patayin nila ng patayin to, babalik pa rin siya dito at magmimina. Ganun siya kakulit. Kaya ako nakakapag-ipon ng Origin Stone. So yan guys, mina-mina lang ang ginagawa natin dito hanggang sa dumami ulit yung Origin Stone natin. And kapag dumami na, kapag marami na tayong naipon, pag-isipan nyo ngayon kung gagastusin nyo ba, kung ika-cash out nyo ba, or gagamitin nyo in-game pang palakas ng weapons nyo. So, ganun lang guys. And next nga pala na ipapakita ko sa inyo kung paano yung Guild War dito. So, ipapakita ko yung Guild War namin nung nakaraang, yung Guild War namin nung Sabado. At habang naglalakad ako dito guys, may naghamon sa akin ng duel. Nag-upgrade daw kasi siya ng kanyang weapons and te-testingin niya sa akin. So, hintayin natin siya. Yan, papunta na daw siya dito. Hintayin natin siya dito guys. Itong kalaban natin ay kaibigan ko dito sa game at kaparehas ko ding taga Baguio. Kaya naman, pagbibigyan natin siyang pagpraktisan tayo. So, pagpapraktisan niya tayo kasi meron siyang upgrades dun sa weapons niya. And ito na siya guys, papunta na siya dito. Tignan natin kung paano yung upgrade niya ng weapon niya, kung sobrang lumakas ba siya or hindi. Ay, ito na guys, magdu-duel na kami. Tignan natin kung malakas na yung weapon natin. Sobrang lakas nitong kalaban natin ngayon. Si Mr. Lee, may rank na siya kasi dito sa CP. So mataas na yung CP niya. Rankers na to. Kaya hindi natin to kaya, ilang beses na akong pinatay nito eh. Sobrang tibay ng character niya guys. Naka-immune pa siya sa lahat ng damage ko. Grabe naman tong si Mr. Lee. Tatalo tayo. Meron pa siyang mga sinosummon na kung ano-ano. Medyo nakakatakot yung mga sinosummon niya. Yan. So ang tawag dito sa class namin guys ay Water Archers. Ito yung mga archers na medyo matibay. Meron kasi yung isang class ng archer dito na mabilis ang movement speed pero hindi siya ganun katibay. Itong class namin naman na to, matitibay itong mga to. Yan, so natalo tayo sa duel. Malakas talaga itong kalaban natin. Dito siya sa rank. Papakita ko sa inyo guys. Ito siya. Si Mr. Lee, 141 yung CP niya. Number 25 siya. Ito ako, number 26 lang ako. Kaya matatalo talaga ako nito. Okay yun, magpapaalam na yung kaibigan natin na nakipag-duel. So tapos na siya, na-test na niya yung weapons niya and nakita ko naman na lumakas talaga yung weapons niya. Ginamitan niya din yun ng Origin Stone guys, kaya lumakas. Itong mini-mina dito kasi pwedeng pang-redeem ng mga materials para dun sa weapon. So yan, balik na ulit tayo dito sa mina-mina. May technique nga pala itong pag-mina dito guys. Kung gusto nyong malaman, sali kayo dun sa Telegram group natin at i-message nyo ako. Para dun sa mga interesado kung paano magmina dito ng 240 to 250k per day. So meron akong technique dito guys. Sikreto lang natin yun kaya hindi ko muna sasabihin dito sa video. So yun lang guys, papakita ko next yung Guild War namin nung Sabado. So ito na guys yung Guild War. So ang naglalaban dito is Radicals versus Cryon. Yung Cryon na yan yung pinakamalakas, yung para sa akin pinakamalakas na guild dito ngayon sa nilalaro natin. And oo nga pala guys, kapag magmimina kayo dun sa mga mining spots and ginamit nyo yung code ko na pinakita ko kanina, tutulungan ko kayo guys pag may pumapatay sa inyo. So tutulungan ko kayo dun na nagmimina para makaipon kayo at para magpalakas kayo.